Good morning mga classmates! Ngayon ay panibagong araw na naman. Pupunta nga pala kami ngayon sa lawang para magpa-interview. Actually, hindi pa talaga namin alam kung may interview kami ngayong araw. Dahil dapat ang pupunta lang doon sa university ay yung may mga schedule na. Eh wala pa kaming schedule. Nagtataka lang kami kasi ang tagal na namin nag-inquire sa university pero hanggang ngayon wala pa rin kaming schedule for interview. Eh nakapag-exam na naman kami tapos nakapagpalista na kami sa kursong gusto namin. Yung interview na lang talaga yung inaantay namin para makapagpa-enroll na kami. Kaya naman ngayong araw, sasadyain na namin yung university kung may interview pa kami. Kaya naman maaga akong nagising para mas maaga kami makarating doon sa university. Maaga nga rin akong naligo dahil alas 7 yung biyahe namin papuntang Lauang. Nakakahiya naman sa sasabayan ko kung pagpunta niya sa bahay hindi pa ako nakaligo. Ano yun, ako na nga lang yung makikisabay, ako pa yung aantayin. Ang kapal naman yata ng pagmumuka ko pagkaganon. At ilang segundo nga lang ay dumating na yung sasabayan ko. Kaya naman binilisan ko na yung pagbihis ko dahil nakakahiya naman sa kanya kung pag-aantayin ko pa siya ng matagal. At yun na nga, sa wakas natapos na din ako magbihis after 200 years. At yun na nga, babiyahin na nga kami papuntang Lauang. See you! At sa wakas, makalipas ang 10 taong biyahe, nakarating din kami dito sa Pangpang kung saan tatawid kami papuntang Lauang. Grabe no, ang tagal ng biyahe namin, 10 taon. Sa wakas, nakatawid na din kami dito sa Kalumutan. Pero hindi pa dito nagtatapos yung biyahe namin. Dahil ilang minuto pa yung babiyahein namin para makarating kami sa University ng Lauang. Kaya naman pagkarating namin sa Kalumutan ay agad na kaming biyahe papunta na ng Lauang. At sa wakas, nakarating na nga kami dito sa Lauang at natatanong ko na nga yung university nila. At yun na nga, pagkarating namin ay agad na kaming nagpark at inasikaso na yung mga requirements na ipapasa namin. At pagkatapos nga ay agad na kaming pumunta sa Department ng BS Criminology dahil doon kami magpapa-interview. At sa wakas, nakarating na nga kami dito sa office nila. Ang problema, walang gustong kumatok dahil lahat kami nahihiya. Kaya naman inunahan ko na dahil alam kong hindi kami matatapos nito kapag lahat kami nahihiya. At matapos nga kaming magtanong kung pwede kaming ma-interview kahit wala kaming schedule ay nagpahinga na muna kami. Mamaya pa daw kasi kami ma-interview kapag natapos na yung may mga schedule ngayong araw. Diyan nga pala kami interviewin mamaya. Ay, oo nga pala, naswertihan nga pala kami ngayong araw dahil last din na pala ito ng interview. Ikong nagkataon pala na naghintay lang kami sa update nila sa Facebook, baka hindi kami ma-interview. Kaya naman lahat kami nagpapasalamat dahil umabot pa kami sa last day ng interview. At yun na nga, sa wakas matapos kami magantay ng napakatagal ay natapos na din akong ma-interview. Kaya naman sobrang saya ko dahil apat na question lang yung itinanong sa akin ng professor. At matapos nga kaming ma-interview lahat ng mga kasama ko ay sabay-sabay na kaming nagpasa ng requirements para sabay-sabay din kaming makauwi dahil anong oras na. At matapos nga kaming magpasa ng mga requirements ay agad na kaming nagpaalam sa mga professor dahil anong oras na, alas 5 na. Alas 9 pa lang ng umaga kanina nandito na kami tapos ngayon makakauwi kami alas 5 na. Ang dami kasing may schedule kanina ng interview. Kaya naman alas 5 na kami nang natapos. Pero at least natapos na kaming ma-interview. Result pa pala yung aantayin namin kung makakapasa kami o hindi. Gagi, hindi pa pala tapos yung kalbaryo namin dahil hindi pa pala kami sigurado kung makakapasa kami o hindi. Pero sana makapasa dahil gustong gusto talaga namin makapag-aral at matapos ang aming kolehiyo. Sayang din kasi yung isang taon kung hihinto kami ngayon. Oo, alam ko hindi ito paligsahan at hindi ito paunahan. Pero yung hinahabol namin dito is yung edad namin. Matanda na kaya ako. Char! Pero ang totoo, nanghihinayang talaga ako sa isang taon. At syempre, pati sa mga gastos ni nanay. O siya, hanggang dito na lang muna yung vlog natin for today. Bye!